Alam na ni Sarah mula pagkabata na sa harap ng matinding kritisismo, hindi pwedeng magpatalo. And besides, hindi lang naman daw sarili niya ang ipinaglalaban niya. You must welcome criticism. It's an opportunity to grow, improve the work you do. Pero ibang usapin halimbawa yung vilification, discriminatory or derogatory remarks, all because of their staunch, solid stance on issues. Sa pagiging vocal mo, parang sinasabi na wala kang karapatan ng magsalita o kaya naman hindi pinapakinggan yung substance ng mga position mo sa issues, kundi minamaliit ito. Yung laban ng kabataan, hindi lang pangkabataan, kundi laban ng bayan.